Marami ang nagsasabi na si Bongbong Marcos daw ay walang nagawa nung siya ay umupo bilang senador noong nakalipas ng mga taon. Pero ngayon po ay sasabihin ko po sa inyo ang lahat ng mga accomplishments ni Bongbong Marcos nung siya ay umupo bilang mambabatas sa atin pong gobyerno. Noong 15th and 16th Congress, updated as of May 23, 2016, ito po ang mga legis accomplishments ni Bongbong Marcos. Sa 15th Congress, mayroong 34 bills ang personally authored by Bongbong Marcos, 17 ang co-authored, total of 51 bills. Mga resolutions naman ng 15th Congress, merong 5 resolution personally authored by Bongbong Marcos at mayroong 29 resolutions na co-author si Bongbong Marcos. Total of 34 resolutions noong 15th Congress. Noong 16th Congress naman, mayroong 60 bills na personally authored ni Bongbong Marcos at mayroon namang 11 bills kung saan siya ay co-author. Total of 71 bills noong 16th Congress. Sa mga resolutions naman, 22 resolutions ang personally authored ni Bongbong Marcos noong 16th Congress. 44 dito ay co-authored si Bongbong Marcos. Total of 66 resolutions noong 16th Congress. So ilan lahat ang mga bills na co-authored at authored si Bongbong Marcos sa 16th and 15th Congress? There are 122 total number of bills ang accomplishments ni Bongbong Marcos nung siya ay umupo bilang mambabatas sa mga nakaraang administrasyon. Meron namang total number of resolutions na 100 resolutions ang kabuuang accomplishments ni Bongbong Marcos nung siya ay umupo sa 15th and 16th Congress sa mga nakaraang administrasyon. So, ito po yung summary. Ilang bills ang na-enact na bilang laws or bills enacted into laws noong 15th Congress? 23 bills ang naging batas na. Noong 16th Congress naman, 28 bills ang na-enact into laws. Sa mga bills naman na authored and bills sponsored by Bongbong Marcos as chair of the committees, 78 bills noong 16th Congress, 36 bills noong 15th Congress, total of 114 bills and bills sponsored by BBM as chair of the committees. Sa mga adopted resolutions naman, noong 16th Congress mayroong 43 adopted resolutions and 23 noong 15th Congress. Total of 66 adopted resolutions. So baliwanag po na si Bongbong Marcos ay hindi po umupo nang basta umupo lang nung siya ay naging congressman at naging senador. In fact, tahimik ang mainstream media tungkol sa mga accomplishments ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi ayaw nilang bigyan ng emphasis ang mga accomplishments ni Bongbong Marcos para hindi natin alam kung para mapagtakpan ang mga nagawa na ito ni Bongbong Marcos at para maging walang alam ang publiko tungkol dito. So kaming mga vloggers na lang ang nagpapahayag ng mga accomplishments ni Bongbong Marcos. Sa 16th Congress, mayroon po tayong Republic Act 10632. Ito po yung tinatawag na Sangguniang Kabataan Election Postponement. Republic Act 10645. Ito po yung Expanded Senior Citizens Act. Number 3, Republic Act 10656. Ito po yung SK Election Postponement to the last Monday of October 2016. Okay, number 5, Republic Act number 4, Republic Act 10676. Ito po yung Student Athletes Protection Act. Number 5, Republic Act 10658. Ito po yung Lone Legislative District of the City of Binyan. Number 6, Republic Act 10662. Ito po yung Senator Benigno S. Aquino Jr. Avenue. Number 7, Republic Act 10663. Ito naman po yung President Corazon C. Aquino Avenue. Number 8, Republic Act 10670. Ito po yung Governor Benjamin Gokoy T. Romualdez Diversion Road. Number 9, Republic Act 10673. Ito po yung 6 Legislative Districts Province of Batangas.
Number 10, Republic Act 10675, Charter of the City of General Trias in Cavite. Number 11, Republic Act 10684, ito po yung 7th Legislative District, Province of Cebu. Number 12, Republic Act 10692, ito po yung Pag-asa Modernization Act. Number 13, Republic Act 10742, ito po yung Sangguniang Kabataan Reform Act. Number 14, Republic Act 10752, Right of Way. Yan, kay Bongbong Marcos po yan. Number 15, Republic Act 10755, authorizing the punong barangay to administer oath of office. Number 16, Republic Act 10768, Ilagan City Charter Day, Isabela, August 11 po yan. Number 17, Republic Act 10774, ito po yung Abrenyan Kawayan Festival, March 9. Number 18, Republic Act 10775, Araw ng Lungsod ng Tagaytay, that is June 21. Number 19, Republic Act 10776, Hermosa Day, Bataan, May 8. Number 20, Republic Act 10774, ito po yung North Cotabato Founding Anniversary, September 1. Number 21, Republic Act 10788, Marikina City Day, April 16. Number 22, Republic Act 10802, ito po yung Lanao del Sur Foundation Day, July 4. Number 23, Republic Act 10803, Imo City Founding Anniversary, June 13. Number 24, Republic Act 10804, Araw ng Bacoor, September 29. Number 25, Republic Act 10805, Jose Calugas Day, December 29. Number 26, Republic Act 10806, Porak Day, o October 21 sa Pampanga po yan. Number 27, Republic Act 10807, Parañaque City Foundation Day, February 13. Number 28, Republic Act 10814, Bacoor City Anniversary, June 23. Number 29, Republic Act 10821, ito po yung Children's Emergency Relief and Protection Act. Yan po ang lahat ng mga bills that were enacted into laws kung saan si Bongbong Marcos ang author, co-author, or sponsor ng mga batas na ito. Naging Republic Acts na po yan. That was on the 16th Congress nung si Bongbong Marcos ay umupo bilang Senador ng Republika ng Pilipinas. Okay, ito naman po yung mga accomplishments ni Bongbong Marcos sa 15th Congress. Ito po yung mga batas, no? Na naging na-enact na into laws. Okay, ibig sabihin naging Republic Acts na itong mga bill na to. Okay, nung 15th Congress, ito po yung number 1, Republic Act 10175 na tinatawag na Cybercrime Law. Number 2, Republic Act 10606, ito po yung tinatawag na National Health Insurance Act Amendment. Number 3, Republic Act 10363, Regional Trial Court ng Mandaue, Cebu. Number 4, Republic Act 10539, Regional Trial Court, Bumaka, Quezon. Number 5, Republic Act 10176, ito po yung Arbor Day Act. Okay? Number 6, Republic Act 10586, ito po yung Anti-Drunk and Drug Driving Act. Yan, kay Bongbong Marcos po. Number 7, Republic Act 10169, ito po yung Cityhood of Ilagan. Number 8, Republic Act 10164, the Cityhood of Mabalapat in Pampanga. Number 9, Republic Act 10161, ito po yung Cityhood of Imus in Cavite. Number 10, Republic Act 10160, ito po yung Cityhood of Bacoor in Cavite. Number 11, Republic Act 10420, ito po yung Cityhood of San Pedro in Laguna. Okay? Number 12, Republic Act 10163, ito po yung Cityhood of Cabuyao in Laguna. Number 13, Republic Act 10360, Province of Davao Occidental. Ayan. Yung Republic Act 10360 po na yan, kung saan si Bongbong Marcos ang author, co-author, at sponsor, ito po yung creation ng bagong probinsya ng Davao Occidental doon po sa Davao Region. Okay, kung makikita po ninyo, wala pong Davao Occidental dati, pero merong Davao Oriental. So nagkaroon na po ngayon ng Davao Occidental. Salamat kay Senator Bongbong Marcos. Okay, number 14, Republic Act 10170, ito po yung reapportionment of Quezon City. Number 15, Republic Act 10530, ito po yung Red Cross and Other Emblems Act. Number 16, Republic Act 10171, reapportionment of Palawan Province. Number 17, Republic Act 10184, reapportionment of Province of Bukidnon. Number 18, Republic Act 10177, ito po yung reapportionment of Province of Cotabato. Number 19, Republic Act 10359, ito po yung special working holiday in the Province of Cebu. Number 20, Republic Act 10358, ito po yung special working holiday in the city of Cargar. Number 21, Republic Act 10357, ito po yung special working holiday in the city of Naga.
Number 22, Republic Act 10153. Ito po yung ARMM elections. Number 23, Republic Act 10364, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Yan po ang mga bills kung saan si Bongbong Marcos ang author, co-author at sponsor na naging batas na po. Ibig sabihin po, these bills were enacted into law. Ito po ang total ng lahat ng mga bills na ito that were enacted into laws during the 15th Congress and the 16th Congress kung saan si Bongbong Marcos ay umupo sa legislative branch ng ating democratic government. Accomplishments ni Bongbong Marcos nung siya ay umupo sa 15th Congress at 16th Congress. So yan pong lahat ng yan na narinig ninyo na aking binasa, hindi po yan mga gawa-gawang kwento, no? Hindi po yan conspiracy theory. May ginawa, nagtrabaho si Bongbong Marcos nung siya ay umupo bilang congressman at senador ng Republika ng Pilipinas. So sa mga nagsasabi na wala raw ginawa si Bongbong Marcos, nagpabutas lang daw ng upuan sa Senado o sa Kongreso, nagkakamali po kayo. Yan po ang prueba, yan po ang mga patunay. 52 bills enacted into law, 439 bills and resolutions authored, co-authored, and sponsored by Bongbong Marcos. Yan po ang mga accomplishments ni Bongbong Marcos. Hindi po siya, mga kaibigan, natulog lang sa legislative offices ng ating pong bansa. Siya po ay nagtrabaho ng tahimik, at hindi po ito binobroadcast ng mainstream media, dahil alam naman natin ang mainstream media, kalaban niya ng mga Marcos. Ibig sabihin, yan ay pinagtatakpan kung ano yung mga, o itinatago nila yung mga accomplishments ni Bongbong Marcos para hindi malaman ng mga sambay ng Pilipino. Pero marami sa mga batas na yan kung saan si Bongbong Marcos ang author, co-author, at sponsor ay naging batas na at nai-enjoy na po ng sambay ng Pilipino ngayon. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga nagsasabi na wala raw ginawa si Bongbong Marcos nung siya'y umupo bilang congressman at bilang senador. Nagkakamali po sila. Ito po ang mga patunay. I-share niyo po ang video nito. Ikalat ninyo sa social media upang hindi maging mangmang ang maraming mga Pilipino. Si Bongbong Marcos ay tunay na naglilingkod sa ating mamamayan. Hindi lahat, kung titingnan po ninyo, halos lahat ng mga batas o mga bills na kanyang isinulat o kanyang personal na authored o co-authored o sponsored ni Bongbong Marcos, yan po ay puro lahat sa ikabubuti ng sambay ng Pilipino. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, huwag na po tayong mag-alinlangan. Ito po ang tao na matagal na nating inaantay na mag-aayos ng Republika ng Pilipinas. Ipagpapatuloy niya ang legacy ng kanyang dakilang ama, si Pangulong Ferdinand D. Marcos. At higit sa lahat, wala po siyang ibang desire kundi yung maitaguyod lamang ang ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Marami pong salamat. I-share niyo pong video nito. Ikalat niyo po ito. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang marami pa kayong matutunan ng mga videos natin. Tayo po'y nagpo-post ng iba't ibang mga kaalaman, no, tungkol sa maraming mga bagay na nauukol sa ating bansa. Marami pong salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.